Hello guys, kumusta ang lahat? Okay, I hope everything is doing fine because you're doing very good today. Today guys, I'm going to share with you kung paano gawin yung hashtag shorts, okay? Kung ano yung may tutulong sa atin sa hashtag short at kung paano natin gawin ang hashtag short. And then, before mag-in ang video na ito, mayroon akong isi-share sa inyo very important thing kung paano magkaroon ng views ang inyong mga hashtag shorts. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, dyan lang kayo at babalik kayo at ipapakita sa inyo kung paano gawin ito. Okay? Okay guys, welcome back. Okay, maraming salamat sa inyo at nandito tayo sa ngayon sa aking dashboard. Okay, again, maraming salamat sa ating 2K subscriber. Maraming salamat at taos puso ko pong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat na taga-subaybay sa aking channel. Bago po natin pag-usapan yung ating hashtag short, sa mga bago dyan o sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe po kayo ngayon din. Okay? Pindutin nyo lang yung kulay pula dyan na subscribe and then pindutin nyo yung bell, piliin nyo yung tatlo para every time na mayroon akong content, manonotify po kayo at magkaroon kayo ng notification para makita nyo na may bago akong upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, pag-usapan natin ang shorts. Okay, ano po yung shorts? Yung short ay siya po yung alternative ng TikTok. Ito po yung bagong format ni YouTube para po sa lahat ng mga creator. Especially kung halimbawa na maliliit pa lang kayo o small YouTuber pa lang kayo, malaki may tulong po ito sa inyong channel. Especially sa inyong mga subscriber. Okay, so nagkakaroon po ng subscriber na pumapasok sa inyong channel pag yung nagustuhan nila kung ano yung ginagawa ninyo sa inyong channel. Okay, so yun po yung isa na maganda sa hashtag short. And then, so pag-usapan natin ang hashtag short, punta tayo sa aking dashboard. Okay, so ito yung aking dashboard. So halos ang ginagawa ko ngayon short. So another thing, okay, bago tayo magsisimula doon, so ito yung hashtag short, ito yung pinaka biggest opportunity ni YouTube na ibinigay sa lahat ng mga creator ng YouTube or especially sa mga small YouTubers na hindi pa masyado magaling, marunong mag-edit. So pwede ka kumuha, straightforward, gawin mo siya and then gawin mo lang na shorts and then i-upload mo na siya and then nagkaroon ka lang ng magandang title. Okay, and probably the next time pag-usapan natin kung paano paggawa ng title, description and tagging sa ating mga content, but this time we'll talk about hashtag shorts. So ito ang pinaka the best at pinakamadali na gawin, kuha, upload, that's it. Okay, so yun po yung hashtag short. So paano po gawin ang hashtag short? Okay, so ang paggawa ng hashtag shorts ganito, puntahan natin yung isa pong content. Okay, so we'll make this one as an example para sa ating lahat para makuha nyo. Anyway, gagawin ko ito dahan-dahan para mas lalo nyo maintindihan. Okay, this will surprise you. Over 95% of Ireland's car dealerships so unang-una, okay, para sa lahat, yung ating hashtag short po ay mayroong ads. Okay, so babalikan natin mamaya yan kung bakit. Okay, so sa ngayon nakita nyo naman na mayroon siyang ads. Okay, so i-off ko lang yung kanya para wala kayong marinig and then i-up ko lang siya and then i-skip natin. Okay, saglit lang. So ito yon. Okay, i-stop ko lang para magkaroon kayo ng idea kung gawin natin ito ng dahan-dahan para makuha nyo. So paano ba gawin ang short? Okay, so ito yun. Okay, so ang short po ay less than 1 minute. So ibig sabihin, seconds lang ito. So ang pinaka the best dito is 56-57 seconds. Bakit? Okay, kasi pag halimbawa na ginawa natin siya na 59 seconds and then mayroon po itong pinatawag na milliseconds. So once na in-upload nyo po siya, okay, so magsobra na siya ng 1 minute. So hindi na siya makukonsider na hashtag short. So ang pinaka the best, 56, 57 or even 58 seconds. Maganda na rin yun. Okay, pag na-upload nyo siya, magiging 59.
yung 56 nyo magiging 57, yung 57 nyo magiging 58. So yan po. So paano siya gawin? Patayo. Okay? Portraits. Okay? So vertical format po ang paggawa nito. Ito po yung mga ayaw-ayaw natin noon na gawin yung patayo. Okay? Sinasabi natin pangit yan. Palitan mo ng landscape. Pero ngayon, ito po yung pinopromote ni YouTube. Ito po yung alternative ng TikTok. So yung TikTok is 30 seconds, yung ating hashtag short is less than 1 minute. Okay, so yun po yung kagandahan. So ang paggawa po nito is done 1 minute, 56, 57, and then patayo siya vertical or yung portraits format. And then, okay, ito yung isa pa pinaka-importante din. So kailangan na magkaroon kayo ng hashtag short sa inyong title. And then magkaroon din ng hashtag short sa inyong description. Bakit? Kasi kung minsan, ang gagawin natin, isa lang ilalagay natin and then makakalimutan natin. Pag nakalimutan natin maglagay ng hashtag short, hindi na po siya makukonsider na hashtag short. Okay? So pagkakatandaan nyo po, pag naglagay kayo ng hashtag shorts, kailangan nandun siya sa inyong title at nandun din siya sa inyong description. To make it sure na ang inyong ginagawang hashtag shorts ay considered na shorts talaga siya. Okay? Yun po ang tatlong pinaka-importante kung paano magawa ng shorts. So balikan po natin. So paggawa ng hashtag short, less than 1 minute, 56 or 57. Okay? And then vertical, patayo or portraits format. And then may hashtag short sa inyong title, and then mayroong hashtag din sa inyong short sa inyong description. Okay? So yan. And then another thing, kung halimbawa na gumawa kayo ng shorts, magugulat kayo bakit wala akong nakukuha na revenue, o mayroon bang nakukuha na revenue dito sa ating hashtag shorts? Mayroon po, okay? Ngayon, kung halimbawa makita nyo sa inyong mobile, mayroong shelf dyan na hashtag short, okay? Pag dito po kayo nanood, kinlik nyo yan, pinanood nyo yan, wala pong ads na lalabas dyan, okay? So, ibig sabihin, pag walang ads na lumabas, wala po kayo makukuha na revenue. But, kung halimbawa napanoorin nila sa inyong content, okay? Dito, sa inyong channel, ang inyong hashtag short, nakita nyo naman siguro kanina mayroon siyang ads. So once na mayroong ads ang inyong mga shorts, mayroon po kayong revenue na kukuha. Pag-uusapan natin yan the next time kung about sa revenue. Pakikita po sa inyo yung aking analytic kung mayroon talaga siyang revenue o wala, para magkaroon kayo ng idea kung paano yung shorts. Okay? Nasabi ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo kung bakit or kung paano at ano ang inyong gagawin para magkaroon na maraming views ang inyong mga shorts. Okay, yung mga shorts ko po mayroon din mga views. Okay, kahit kapan tumatakbo, ang pinakamataas ko dyan 33. Okay, and then mayroon akong 31, and then 8,000, 5,000. So humahakot po siya ng fan. So paano gawin ito para magkaroon sila ng views? Unang-una or gagawin nyo is pumunta kayo sa inyong icon, pumunta sa inyong YouTube studio. This is very important. Gawin nyo po ito ngayon din. Okay? And then, pumunta kayo sa customization. Once na nandun kayo sa customization, nakita nyo itong ad section. Pindutin nyo yan. Okay? Pag pinindot nyo yung ad section, makikita nyo dito yung short videos. Okay? So, pindutin nyo rin yung short videos na yan. Ngayon, ito magkulay blue. Okay? I-publish nyo yan. Okay? Once na may publish niyan, lalabas itong short shelf dito sa inyong dashboard. Okay? Ito ang kagandahan nito. Kasi pag yung halimbawa na ito sila mapanood, so halos ng inyong mga content mapapanood nila isa-isa. So yun po yung kagandahan kung bakit natin i-open ito. Okay? So hopefully na nakuha niyo yun. So paano siya gagawin? Ulit, so pupunta kayo sa inyong icon, and then pumunta kayo sa YouTube studio ninyo, and then pumunta kayo sa customization, and then pumunta kayo sa ad section. Once na na-click yung ad section, lumabas ito, click nyo yung short videos, and then magkulay blue itong publish. So i-publish nyo yan at talabas na yung inyong short shared videos dito. Okay, so yun po yung
isa sa pinaka-importante na kailangan nyo gawin sa inyong mga shorts, okay? So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po na subscriber natin na 2,000. Maraming salamat po sa inyo. Ako po nagpapasalamat at taos puso po ako nagpapasalamat sa ating tagapagsunod o sa 2,000 subscriber po. Maraming salamat po sa inyong lahat, okay? God bless po at ingat-ingat po tayo lagi, especially sa panahon ngayon. Goodbye, goodbye. Bye-bye.